So, hello guys, direct na tayo sa ating topic for today is cooking analysis. So, yung mga cooker, tagapagluto o kung ano na siya, basta nagluluto, ang topic natin ay pahalagahan o cooker appreciation. So, binabati ko at nagpapasalamat ako sa ating Panginoon na binigyan niya ako ng opportunity and chance to greetings and appreciate to say this to all the chef, yung nagluluto, asa mahal nating asawa na nagpiprepare ng mga pagkain natin at nagluluto. So, ito po yung topic natin for today. Maraming salamat din sa basta sa mga nagluto, lalaki man yan o babae o nasa sa food store o you know, at sa mga chef, lalo na sa mga chef. So bibigyan natin ng trivia yan at ipapaliwanag natin yan po yung mga abangan natin. So yung trivia, yung kung saan ang ating history niyan at syempre ang pinakakaabangan nyo yung pamamaraan o paghiwa at doon natin ang marerecognize na ma-specific natin yan. So kaya tayo naghanda ngayon dito at sasabihin natin yan sa atin ngayon mamaya. At yan po yung mga pinaabangan nyo. Yung mga iba't ibang uri ng luto, siya ipapakita natin yung paraan ng paghiwa at ano yung design niya. So magiging presentable yung present ng foods ay magiging kaaya-aya sa ating mga hahainan. Ayan. So yan po yung mga kaabangan natin. Okay guys, so ang trivia, kaya po syempre meron din tayong safety dyan. Dapat alamin na halimbawa kailangan magpo-pony, kaya yung ano, merong maganon siya o na helmet. So syempre yung ating mga kamay kailangan hugasan at kailangan malinis siya. At syempre yung mga ingredients na ilalahok ay kailangan na tama. Kung kulang man, meron tayong kahalili niyan. So yan po yung mga sasabihin natin dito ngayon sa guys sa video nito. At sana ito po ay wag niyo ito po ay isang suggestion or idea. Opinion ko lang po ito at sana po magustuhan niyo at syempre gusto ko ma-share din yung ating mga pagluluto na konting alam. So, ang history po natin ay yung aking uncle ay isang chef din po siya. At yung aking pinanggalingan po natin nung bata pa ay nagluluto tayo, naging assistant din tayo ng ating ano, ng mga lola o kaya ng iba pagka nasandaan. At syempre, ang isa po yung aking lola, yung kanyang tindahan ay pinakamalaki po sa isa sa malaking tindahan po sa aming baryo. At nag-food stock din, meron po the resto, pwesto siya sa palengke, yung aking ate. So yan, mga nagpulot natin dyan na mga kalaman. Siyempre, unang-una, nag-take din po ng culinary. At ito po, tuturuan lang natin. So, i-share ko lang po sa inyo yung mga ilang mga special dish o mga putahe na iluluto natin at preparasyon, syempre pamamaraan ng ingredients. So, maraming salamat nga pala sa aking mahal na asawa. Syempre, siya yung ating esposo ngayon at nagluluto sa ating bahay, siya yung ilaw ng ating bahay. So, shout out to you and sa mga tagapagluto dyan. So, mag-i-start na po kami. At ito po yung appreciation po, kaya po yung ganyan topic, yung analysis, at ito po yung appreciation. So, mag-i-start na po tayo. So mga lods, mga bago tayo mag-usap, paalala, kailangan natin mag-suot ng helmet at alisin natin yung mga jewelry natin. Okay guys, magandang hello, kung may dito kayo, yung clothing, alisin nyo po. Jewelry, okay guys. Tapos mag-suot po tayo ng headphone, so gamit po kayo muna ng elastic o kaya ng rubber. Para at habang hinahanda natin yung mga ating lukuha, nandiyan po guys. So sabihin natin lahat at bago tayo mag-umpisa. So
Sana po, makatulong ito maging suggestion na to, guys. So, okay. Telefonin natin ang buro. Tapos maglagay po tayo ng hairnet. Ayan. Siyempre, para hindi maproteksyonan, para maproteksyonan natin yung ating damit. So, din tayo ng apron. Okay, guys. Nagustuhan po ba? Okay. So, sasabihin natin lahat na informasyon sa pagkayat. So, pero bago natin magluto, yan. Isip po natin lahat ng ano. So, kaya po tayo. So, kung ano. At pinaka-importante po sa lahat, guys, ang maghugas ng kamay. Siyempre. Hindi lang maghugas ng tubig, kundi maghugas po kabunan po natin, guys. Ang ating mga kamay. At para clean ang ating luluto. Okay? At siguradad ang ating mga kahatinan na ang ating mga luluto ay nasa malinis na kamay. So, ayan po, guys. So, nakakasulat po kayo ng hairnet. Malinis yung ating mga paglulutuan. Hairnet. Apron. Oh my God! Wow! Masan po natin sa basic yung pagbibisa. Siyempre, andyan natin na dyan yung bawang sibuyas natin, guys. Ito yung ating bawang sibuyas. May kailangan iwa po yan. Ngayon, kung meron pong amoy o malanta, o kaya baka pambay. So, ang lalagyan natin ay yung ginger para pag-uwis po yung malanta. At siyempre, ang una nating isasample na dish ay chicken curry. So ganito po yung ating paghiwa. So ito ang sample. Ayan, guys. Ito natin. Ayan. So, hayaan niyo siya ng kasi guys, ang ating gagawin ay lalagyan ng flowers ang design po ng ating chicken curry. So, napakadali lang po. So, hihiwaan na lang po siya na ganun. Para mag-misto lang flowers ang ating chicken curry. Depende po sa inyo kung ilan ang gusto nyong buka ng bulaklak o hiwa ang design. Yan po ang flowers. So sa carrots, ang gagawin natin ay ganun din po siya, flowers din. So ihiwaan nyo lang po siya, guys, ng fish light sa gilid. At konting ingat lang po kasi kung ang yung kutsilya ay medyo matalas, so iingat po. Ginagawa po ito para maging presentable at yummy yung ating niluluto tulad itong chicken curry. Ito po ay talagang ganito po talaga ang hiwa nito ng chicken curry. So kaya nagpapasalamat tayo sa ating mga mahal na asawa at sa mga tagapagluto, sa ating mga chef, eh dahil binibigyan nila ng panahon nito para maging presentable. Ayan. So nakita nyo po, guys, ang ating chicken curry. Yan po yung hiwa ng chicken curry, bawang sibuyas. So ang ingredients po, siyempre ang chicken curry powder at ang gata at ang supal. Ayan po. Oh my God! Wow!
next naman natin, guys, ay ang hiwa ng kaldereta. So, slice lang po siya, guys. I-slice lang siya ganyan. Ayan. Ang ating kaldereta. So, naka-slice po siya ng ganito. At ang ating, siyempre, yung ating potato, naka-slice din po kailangan. So, ganun lang po siya. So, nice. Slice lang po siya. Yan ang ating kaldereta slice. At syempre yung mga lahok naman ng kaldereta, syempre hindi mawawala ang rino, ang ating laurel, ang ating syempre paminta at bell pepper, red and green bell pepper. So yan po yung ating mga kailangan. At yan po ang mga hiwa ng ating kaldereta. So dito naman tayo sa kare-kare. So, ang hiwa niya naman po, guys, ay sa malalaki at maraming lahok katulad ng puso, ng saging. Yan. Yan po yung mga may ingredients niya, guys. So, malalaki ang hiwa ng kare-kare. So, meron siyang talong, bell pepper din, yung ating kare-kare. So, huwag mawawala ng anato, red anato o aswete. Siyempre, number one dyan ay ang puso ng saging. So, maraming lahok po yan ng ating kare-kare. Hindi kasi yung ating video, so yung paghiwa lang po ng ating alamin, yung bawang sibuya. So malalaki po ang gayat ng kare-kare. So tulad po sa patatas, malalaki po yung gayat niya. Okay, guys. So sa ano naman po tayo, sa embutido o maging sa spaghetti, palabok, ang gayat naman po niya sa mga ingredients ay maliliit po. Yan. Nagayatin po ng maliliit. So, giniling po lang ang mga kailangan nila. So, embutido. So, dagdag lang ng hotdog, pasas. Ayan. Sa embutido, sa spaghetti. Ayan. Ayan po ang mga gayat nito. Yung mga maliliit lang po na gayat. Ayan po yung mga kailangan na gayat ng mga ingredients. So, maliliit na gayat. Okay, guys. So, okay. So hello, guys. Marami ang gusto sabihin sa inyo na mga slice o mga ingredients. So i-specific natin 'yan step by step, one by one, kung ano-ano yung mga dish na 'yan. So maraming lutuin na ibablog tayo. So sa susunod po 'yan. So ang topic lang po natin ngayon ay pagpapalaga o cooker appreciation. So bakit? Eh, dahil po kasi mamamalengke sila. Siyempre, ipaghahandaan tayo ng ating mga pagkain, ng ating mga mahal na asawa, at kung sino man na mag-aasikaso dyan. So, yan po yung topic natin, appreciation, kasi hindi biro po ang pagluluto. Ayan po, mahirap din po siya sa isa pamimili, sa paggagaya, pagpapreparasyon, kung ano yung dapat na lahok, yan. Kaya po, ina-appreciate ko po ang mga nagluluto, lalo na po ang aking mahal na asawa. At siyempre, sasabihin din natin sa video, click lang po kayo at subscribe, then put the notification bell all. So ma-update po kayo at mag-comment po kayo kung ano po ang gusto nyo na ating i-ready para sa pagluluto, at kung ano yung gusto nyo na dish o menu. So iyan natin yan, i-isa-share natin kung paano pag-isa o kung ano man. Marami meron tayong mailuluto dyan, mga marami. Papakita po natin yan, yung mga yan. Kaya dyan sa taas, papakita natin siya, yung mga picture muna. So, comment lang kayo at suggest lang kayo sa katulad ng ginagawa ko. So, may bibigay po natin yan, guys. So, ganun lang po tayo. At nagpapasalamat po ako sa inyo. Oh my God! Wow! Ipiprepare na pag-analyze at appreciation sa mga susunod pa.